Tapos sa langit mula noong 1844 para tapusin ang kahuli-hulihang gawain niya para sa kanyang bayan. Nagsimula ito ng 1844 na tinatawag itong cleansing of the sanctuary o paglilinis ng sanctuaryo, na ito ay ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang sagisag nito ay ang paglilinis ng sanctuaryo ng Diyos, na ito ay ang ating buhay. Lilinisin niya ang ating buhay. Dadalisayin niya ang ating puso bago dumating ang panahon ng kabagabagan sa lupang ito. Pagka umalis siya doon sa kabanal-banal ng dako sa langit, tapos na ang kanyang gawain. Ngayon siya ay naroon pa para tayo tulungan na magtagumpay sa lahat ng mga tukso na dumarating sa ating buhay, na ang ating mga likas ay ating minsan ay lumalabas, yung masasamang likas ay lumalabas pagka tayo natutukso. Ang gawain ng Panginoon sa kabanal-banal ng dako ng langit ay upang tayo tulungan na mapagtagumpay natin ang ating masasamang salita, ang ating masasamang pag-iisip, ang ating masasamang mga likas na pinakailangan nating maibigay ng lahat sa Diyos at malinis niya ng lubusan. Ang gawain ito ay nagpapatuloy, mga kapatid, hanggang sa pagsasara ng pintuan ng awa o tinatawag yun na clause of probation. Subalit ito ay hindi magtatagal, ay matatapos. At sasabihin niya, naganap na, ang marumi ay magpakarumi pa. Ang malinis ay magpakalinis pa. No? Ang banal ay magpakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sang-ayon sa kanyang mga gawa.